Plus a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Page. God is good all the time. God is good. Yes, all the time. Amen. God is good all the time. God is good all the time. Amen. Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone. Welcome sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. Yes! At mapagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa panibago na namang gabi na ating pagsasaluhan, panibagong topic, mga kapatid, at panibagong pagpapala na naman ang ating matatanggap buhat sa ating Panginoon. Praise the Lord! Ayan! Salamat sa ating mga kapatid na walang sawang sumusubaybay ng ating gawain dito sa OPM. At alam ko right now, itinatag mo na. Itinatag mo na ang iyong mga mahal sa buhay. Itinatag mo na ang iyong mga kaibigan, kapitbahay, kamag-aral man yan. Kaya salamat sa Panginoon. Yes! Glory be to God! Patuloy tayo sa gawain ito upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya na natuklasan, at walang iba yan kundi sa ating Panginoong Jesus. Yes! Praise the Lord! At ayan, bago ang lahat mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Praise the Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ang iyong mga salita. Dakilain ang iyong pangalan. Kay aming niluluwalhati, tinataas, O Diyos, makapangyariang Diyos sa lahat. Panginoon, maraming salamat sa panibagong gabi na ito na iyong binigay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mas lalo pang magsumikap na mag-attend sa mga gawaing ito. Pang kami, Lord, ay lalo pang lumago at ang aming kaalaman sa dahil sa iyo, Panginoon, ang aming kaalaman, O Diyos, ay lalago rin, Panginoon. At tulungan mo po kami makilala ka ng lubusan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan at maintindihan ang iyong salita na sa gayon, ito ay magamit namin sa aming pamumuhay. At dalangin namin, Panginoon, na ang pagpapalang ito na katulad ng isang punong nanatanim sa gilid ng batis, Panginoon, sa tabi ng lawa, Lord God, ito'y magbubunga, ito'y magiging malakas at matibay, ito'y magiging matibay kahit anumang bagyo ang dumating, kahit na anong pagsubok, init man yan, ay mananatiling nakatayo ang punong ito. Tulungan mo kaming maging katulad ng punong ito, Lord God, na mga dahon niya ay nagiging luntian at mabunga sa anumang panahon. Maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. At tulungan mo po, Panginoon, mga kapatid namin na hindi na namin nakakasama, Lord. Dalangin namin, ipuin mo muli sila upang sila ay mag-alab muli ang kanilang pananampalataya, ang kanilang devotion, Lord, manumbalik muli. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat, Lord, kung kami mabubuhay na nananatili sa aming mga kalakasan, sa aming sariling katalinuhan, Panginoon, ito ay maglalaho. Ngunit kung kami ay mananatili sa iyong puno, Panginoon, kami ay magkakaroon ng lakas sa bawat laban ng buhay. Maraming salamat po, at salamat din sa mga gawain ito, at palaguin mo po, Panginoon, mga kapatid namin na gumagawa rin, Panginoon, ng mga videos, Lord God, ng patungkol sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita. Tulungan mo sila, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyo lamang, Ama.
In Jesus' name, Amen! Praise the Lord! Glory be to God! At magpagpalang gabi po sa ating lahat. My name is Brother Huge Espiritu. At tuloy-tuloy tayo sa ating gawain dito sa OPM. Kaya salamat sa Panginoon at huwag natin kalimutan na tayo ay laging magbahagi ng salita ng Panginoon upang mabless din mga mahal natin sa buhay. Kaya tag and share and like. Like mo na yung ating Facebook page, mga kapatid. Itong gawain nito, ilove mo. Salamat sa Panginoon. Glory be to God. At ayan, awitin natin na yung Door to Heaven. Alam mo yun, napakagandang awitin din ito. At ito isa sa mga awitin dito sa Jesus Comfy Church. At salamat din sa mga pagpapala na idea na binibigay, inspiration, no, sa ng banal na spirito sa paggawa ng mga awiting ito. At salamat sa Panginoon. Kaya ihanda mo na ang iyong puso at ang iyong ibuka mo ang iyong bibig sa pag-awit. At simulan natin magpuri muna sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa ating worship team na umaawit, no, para sa Panginoon. Door to Heaven. Ayan, thank you Lord Jesus. Glory be to God. Shame away. You gave your life for me.
salamat sa Panginoon, salamat sa awitin, no, na binigay sa atin. At salamat din, there is a door to heaven, alam niyo ba yun? There is a door to heaven na iisa lang at wala nang iba. At yun ang ating Panginoon. Alam niyo kung tayo ay magiging masunurin sa Kanya, kung tayo ay magiging tapat sa Kanya, mga kapatid, alam niyo, bubuksan niya ang pintuan ng kalangitan. At kahit na tayo ay nandito pa sa lupa, bubuksan niya ang mga bintana, no, ng kalangitan para tayo ay makaranas ng pagpapala. At salamat sa buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tanging siya lang ang daan patungong langit. Praise the Lord! Glory be to God! Salamat sa awiting ito. And don't forget to follow us, mga kapatid, sa ating YouTube. Amen! Sa ating Facebook page. Meron din tayong TikTok and Twitter. Praise the Lord! Glory be to God! Salamat sa Panginoon. At ayan, alam nyo ba, noong last Sunday, may mga take home ba kayo sa ating mga natutunan, no? Noong Sunday, meron tayong mga replays niyan, Monday to Tuesday. Kaya mga kapatid, panoorin mo. At napakagandang topic to. At itong topic na to ay patungkol sa mga parents, no? Ang title is Growing Parents. Kaya tayo ang bilang magulang na tinatawag, no? Kailangan natin lumago. Kailangan natin lumago at magkaroon tayo ng kaalaman paano natin itataguyod. Hindi lang sa pagtatrabaho, sa pagbibigay ng mga bagay, no, para sa ating pamilya, but we must also need to grow sa ating mga ginagawa, no, sa ating relationship, no, sa ating mga anak. At kailangan yan. Sabi nga ron, grow genuine humility, no? Lagi tayong magpapakumbaba, andun yung repentance, andun yung obedience, at yung willingness, no, ng bawat isa para ibigay ang time at dito mararanasan nila yung kaibang pagpapala, no? Paano sila lalago at yung relationship nila, paano rin lalago, no? Sa pakikitungo, kasama na doon. At yung topic natin, yung point natin noong Sunday is guarding and protecting. Kailangan nandun din yung pag-guard, yung pag-susubaybay mo sa iyong anak. Kailangan yun, kapatid, sapagkat kung di mo nasusubaybayan ang iyong anak, malamang kung ano na ang pinapanood niyan, no, sa mga social media. Nako, lagi nga akong sumisilip sa aking anak kung ano yung kanyang pinapanood, ano yung kabisiyan na ginagawa niya dun sa cellphone, at baka kung mayroon ano ng iba na hindi maganda. So, iba magtuturo nun. Kaya, number two is directing and teaching. Kailangan meron ding guidance, no, na idadirect mo siya sa tamang gawain. Tuturuan mo siya kung ano yung mga tama. Hindi mo siya dapat tanggalin sa iyong paningin, sapagkat kapag ka ikaw ay nalingat kung ano na ang pwede niyang gagawin, kailangan may mga pagtuturo. No, kung may nagkamali, kailangan turuan. At kailangan din na kapag ka siya ay sobrang tigas ng ulo niya, ay niya, sabi ni Pastor, kailangan pinapalo. At yung pagpapalo na yun, meron tinatawag na rod. Yung salita ng ating Panginoon, dito natin tinatanggap. Dito tayo nalalaman natin sa salita ng ating Panginoon, ito na tayo ay nagkamali. Kaya nga meron mga kautusan. Pinapaliwanag sa atin o pinapaintindi sa atin ng Biblia na tayo ay mga makasalanan. Ito yung mga ginawa mo. Yan yung mga ginawa mo mali. Kaya directing and teaching, correcting and disciplining. At yung pang-apat is modeling. Kailangan nagiging model din tayo sa pamilya, no? At dito, kung ano yung ginagawa natin bilang ama, bilang ina, ito, nakikita to ng ating
mga anak. Kaya kailangan may modeling din, mga tamang ginagawa ng magulang. At dito mga kapatid, lalaki at magiging guided at mapoprotektahan mo ang iyong mga anak. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. At salamat din sa ating mga international churches, no? Salamat sa ating mga local churches na sumusubaybay din ng gawain ito din sa OPM. At salamat din sa pagbabahagi ng gawain ito. Dalangin natin mas lalo pang lumawak, no, yung gawain ng ating Panginoon. Praise the Lord. Thank you Jesus. And thank you rin sa ating mga kingdom partners, kingdom builders. Alam niyo yun, kung ikaw ay nangungusap sa iyo ang Panginoon to become a digital evangelist, mga kapatid, huwag na huwag mong hihindian, no, yung banal na spirito, sapagkat dito siya nangungusap sa iyo upang ikaw ay kanya magamit, no, be a digital evangelist and a sharer of the word of God. Kaya salamat sa Panginoon. Glory be to God. At yan, this 2024, this is the year of divine intervention. At we need a divine intervention, mga kapatid, sa ating pamumuhay. For example, gumagawa ka ng sa trabaho mo, sa payong pagkikipag-usap, no, kailangan merong divine intervention ng Panginoon, sapagkat kung walang divine intervention, eh dito kung ano na lang masasabi mo na hindi maganda, no, makakasakit ka na yung kapwa. Kailangan in every aspect of our lives, sa ano man yung ginagawa mo, nakikipag-usap ka man, mga kapatid, there always should be a divine intervention na tinatawag. And let the Holy Spirit guide you and teach you sa mga bawat mga ginagawa natin sa araw-araw, no. Kailangan natin yung kapatid, at dapat tayong magpalukob ng pagpapala ng salita ng ating Panginoon, ng banal na spirito sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Yes! Thank you rin. I-invite din namin pala kayo mga kapatid. Alam nyo ba na mayroong small group na tinatawag dito sa Jesus Compi? At dalangin natin na bawat miyembro, kung ikaw, eh, napapabilang ka sa women's, mga kapatid, dito tutulungan ka ng mga kapatid natin na magpalakasan. No, kung ikaw ay may problema, palalakasin ka, hindi sa tulong ng kanilang pananalapi, kundi sa tulong ng banal na spirito, yung mga word na ibibigay sa iyo ng mga godly people. Meron din mga men's, youth, ayan, yung mga godly people na yan ginagamit para tayo ay maliwanagan, no? At maintindihan natin na mayroong pag-asa. Sa bawat problema, mga kapatid, there is hope na tinatawag. At kung may problema, sinasabi ron, may solusyon. Amen! At huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa sa bawat nangyayari sa iyong buhay. Kung nagiging miserable man yan, mga kapatid, there is always hope, no, na tinatawag. There is always freedom. There always need to choose something na kailangan natin pangawakan. Kaya, mga kapatid, huwag kang bibitaw. Meron tayong Wow Ministry. Women of Wisdom. Napakaganda niya. Yung mga elders natin, at salamat sa Panginoon, meron din youth. Napakaganda. Meron din tayong growing teens. Meron din tayong kids church. No? Yung mga chikiting. Kaya mga kapatid, ano pang iniintay mo? Huwag mo nang antayin na magkaroon ka ng problema bago ka lumapit sa Panginoon. Dalangin natin na lagi tayong maka-attend ng gawain ito. At salamat sa Panginoon at salamat sa banal na Espiritu. Ayan. Let us open our Bible in Deuteronomy. Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 10. Ayan, mababang passage to, mga kapatid. And bear with me. Ayan. We would like to thank also our
Yun, nabanggit ko na kanina, Kingdom Partners, Kingdom Builders. At salamat. Mga kapatid, huwag tayong magsawa sa pagtulong, no? Sa pagpapatayo ng sanctuaryo. May tinatayong sanctuary, mga kapatid. Yung church na tinatawag, dito lang yan sa Andrea Village, malapit lang yan sa SM Bacoor. Ayan, we pray na matapos na ito agad this year 2024. Divine intervention, the power of God will work on that place at dun sa lugar na yun, mga kapatid. Tulong-tulong tayo upang magamit tayo para sa kanyang kaharian. At dun sa lugar na yon, maraming kaluluwa ng kailangan maligtas. Amen! Praise the Lord! Glory be to God! At yan, let us open our Bible in Deuteronomy chapter 8 verse 1 to 10. I'm reading it, mga kapatid, in New Living Translation. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sabi rito, mga kapatid, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinibigay ko sa inyo. I'm reading it in Tagalog. Thank you, Lord. Binibigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi nyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Verse 4, sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni hindi na maga ang inyong mga paa sa kalalakad. Itinanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos, gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Kaya matakot kayo sa kanya at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupain. Lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sebada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bukal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. 10. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa magandang lupain ibinigay niya sa inyo. Manalangin tayo, mga kapatid. Hallelujah. Panginoong Jesus, salamat o Diyos sa salita na iyong ibinahagi at pinapaunawa sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na ito'y tumubo, lumago at magkaroon ng maraming bunga. Tulungan mo kami, Panginoong, maging malakas sa lahat ng oras at laging magpasakop at sumunod sa iyong mga utos. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong tinig ay laging marinig at magkaroon kami ng sensitive ears, Lord God, upang kami ay laging makasunod, Panginoon. Salamat po, Diyos, at salamat sa iyong salita. Lahat ng ito ay aming itinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Glory be to God. Ayan, salamat sa Panginoon. Salamat din sa ating mga team replays, no? Sa ating mga new blessings. Pagpatuloy tayo sa gawain ito. At surely,
na all the things no, na ating gustong makamit sa ating buhay, lalong-lalo na yung buhay na walang hanggan, ito ay hindi imposible sa ating Panginoon. Kaya nga, salamat din dahil patuloy, ini-invite namin kayo sa ini-encourage sa gawain ito dito sa OPM, sa ating online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. At ayan, we were going to talk about blessing. Paano ba tayo magkakaroon ng blessing? Ayan, napaka-exciting or napaka-interesting yung mga pag-uusapan natin ngayon. Kasi pagka pinag-usapan natin itong blessing, eh yung ating mata ay lalong lumilinaw. Yung ating isipan ay parang nare-refresh. No? Blessing yan eh. Sino ba naman ayaw ng blessing, mga kapatid? Yung ating topic ngayon, sa nating pag-uusapan is obedience yields blessing. Sabihin mo dyan, obedience yields blessings. Alam mo yun, kapatid, na kapag ikaw ay sumusunod, may mga pagpapala na siguradong matatanggap. At minsan, yung in-expect natin na pagpapala, mas malaki pa no, sa ating inaakala. Kaya salamat sa Panginoon at marami sa atin, no? We are expecting blessing all the time. At hindi naman talaga masama na lagi tayong humingi ng pagpapala, no? Lalong-lalo na sa ating Panginoon. Sabi nga sa kanyang salita, knock and it will be open, no? Ask and it will be given to us, sapagkat yung salita niya, ito yung magpapatunay na talagang ang ating Diyos ay napakabuti at nagpapala naman sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya ang pagsunod ay bunga ng pagpapala, ay nagbubunga ng pagpapala. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, no, marami tayong iniisip, marami tayong ginagawa upang makamit ang mga pagpapala. Tayo ay nagsusumikap sa ating mga pagtatrabaho, nagsusumikap na mapalaki yung ating business upang sa ganun ay sinatawag na the fruit of your labor, na kailangan kapag ako nagtrabaho, kailangan lumago, no, or lumaki yung aking kita. Ganun naman yung law of attraction. Kaya ito yung sinasabi rito, na obedience yields blessing, sapagkat marami sa buhay Kristiyano na hingi na lang ng hingi. Maraming Kristiyano na dasal ng dasal, humihingi ng mga pagpapala, ngunit hindi naman sumusunod. At mapapansin mo rin na, oh brother youth, kahit naman hindi ako humingi, pinagpapala naman ako. Yes, totoo yan. Pinagpapala ka. But that is just only temporary. No? Panandalian lang yan. Sapagkat sa salita ng Panginoon, kung sino yung nagiging obedient sa Kanya, yun yung pinagpapala. At pinagpapala ng matagal. At kung tayo'y pagpapalain, siyempre, gusto natin na pagpalain tayo panghabang buhay, hindi panandalian lang. Kaya marami sa ating Kristiyano na nawawala yung focus, no? Paano maging obedient? Nawawala yung idea or yung kaalaman kung paano maging masunurin. Sapagkat there are things na kailangan natin gawin paano tayo magkaroon ng pagpapala. Dun sa obedience na yun, kailangan natin maintindihan kung paano tayo makakasunod sa pinag-uutos ng Panginoon. At paano nga ba tayo makakasunod? Sapagkat there are three. There's a lot of things. But I will give you these three points, mga kapatid. Itong three points na to, ito yung mag-i-encourage sa inyo. Ito yung magbibigay sa atin ng ano ba yung mga points na kailangan natin gawin para tayo ay makasunod
eh susunod lang ba tayo ng susunod pero wala tayong direction? Mga kapatid, kailangan merong pattern na tinatawag. Merong guidelines. So, dito mga kapatid, I want you to know that obedience requires, number one is yung love. Yes. Napaka-importante mga kapatid. Na kung ikaw bilang sumusunod, eh merong kaakibat na pagmamahal. There's a love. And sa pagmamahal na yon, meron ding sacrifice. Sabi mo, sacrifice. You will lend your life to sacrifice for your loved ones. At sino ba dyan na yung hindi nagbibigay ng sacrifice? Sinasabi mo lang, oh, mahal kita, pero ayoko mag-sacrifice ng buhay ko para sa'yo. Mahal kita, pero ayokong mawala yung buhay ko para sa'yo. Alam mo yun, kapag naisip mo yun, eh, syempre, there is a thinking na iniisip mo lang yung sarili mo. At hindi mo iniisip yung kapwa mo, yung anak mo, yung pamilya mo. Asan yung love? Eh kung walang love, there is no obedience na tinatawag. Patuloy ka lang sa buhay mo na parang sarili mo lang iniisip mo at wala nang iba. Kung pupunta ka sa mall, kung pupunta ka sa mga sasakay ka ng jeep, no? Eh iniisip mo lang ang sarili mo. Mauna ka dun sa jeep, sisiksikin mo yung katabi mo para ka makaupo ng maayos, o kaya hahawiin mo siya para ikaw ang una makapasok. No? Where is the sacrifice, mga kapatid? Kailangan sa pag-ibig ay merong sacrifice, no? Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, He sacrifices His own life, no? Pinako siya sa krus. Bumabari siya rito at pinako sa krus upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus Christ sacrifice Himself, mga kapatid. At kung, alam mo yung kung matatandaan mo lagi yung sacrifice ng ating Panginoon, mga kapatid, dito sigurado mapipil mo yung love ng ating Panginoon. Makikita mo yung kalawalhatian ng ating Panginoon sa iyong buhay na hindi mo iisipin yung iyong sarili, kundi iisipin mo rin ang iyong kapwa. Na kung siya ay nagugutom, bibigyan mo ng pagkain. Kung siya ay walang damit, babahagian mo ng pagkain. Nasunugan na nga eh. Nawala ng pamilya, nawala ng tirahan, mga kapatid, anong gagawin natin? Kailangan may sacrificial na tinatawag. Binibigay natin yung part natin bilang Christian at bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, that there should be a sacrifice, that there should be a love. At sa paroon, yung oras na tinatawag. Kailangan may oras. Napaka-importante yan, no? Sa ingredients ng love. Kasi kung lang time, mga kapatid, paano mo mabibigyan yung oras mo sa iyong pamilya? Paano mo mabibigay yung oras mo para sa iyong trabaho, sa iyong business? No? Kailangan may time. Kailangan merong oras na nakalaan. Kung tayo walang time, lalong-lalo na sa gawain, mga kapatid, there is no love na tinatawag. Sinasabi ng maraming Kristiyano, kilala ko si Kristo, pero walang time sa paglilingkod. Kilala ko si Kristo, pero walang time sa pag-attend sa church. Alam mo yun, na yung time is valuable. Kailangan tine-treasure yung time eh. Kaya nga sa pamilya, there should always be a time for relaxation. There should be always a time for
going outside, there's a time sa family, kailangan may oras din sa paglilingkod, mga kapatid. And yun yung pinapakita na pagmamahal, no, sa isang tao o sa isang bagay, kailangan may oras. At ayun nga yung giving, kailangan kung mahal mo, eh bibigay mo. Kakibat doon yung sacrifice. At doon, nabubuo yung obedience. Pero hindi pa natatapos doon, mga kapatid, sapagkat marami pa. At tulad ng trust, point number 2, trust. Kailangan yung trust, parang bangko, eh, eto yung pera mo, saan mo ba ilalagay ito? Kailangan ilalagay mo sa pinaka-secured na lugar. Kaya nga nandyan yung bangko, idalaan mo ron at dun mo itatago. At magtitiwala ka dun sa bangko ngayon na ito ay maiingatan nila. At hindi lang maiingatan, lalago pa. No, kailangan sa pagiging obedient eh merong trust. Mga kapatid, structural 'yan, kapatid, na parang building na itinatayo. Kailangan merong foundation, nandun yung raw materials, nandun yung bakal, nandun yung semento, nandun yung pagde-design, structural. Paano mabubuo yung obedience? Paano tayo magkakaroon ng blessings kung walang obedience? And paano tayo makakasunod sa obedience kung walang structural? Napaka-importante nun, kapatid, because sa bahay, kailangan may foundation. Kailangan dito nabubuo yung pinaka-matibay na haligi ng tahanan. At alam mo yun, kung yung haligi ng tahanan ay nabubuwal, no, yung ama ng tahanan ay nadadala sa tukso, no, at naaakay ng mga barkada, punta tayo diyan, inom tayo doon, mga kapatid. Dito walang obedience, dito walang blessing na nakukuha. At kung gusto mo magkaroon ng blessing, eh dito, mga kapatid, kailangan mong sumunod. Kailangan structural. At kailangan din na sangkap sa pagiging pagkakaroon ng trust is honesty, no? Napaka-importante ng honesty, lalong-lalo na sa relationship. No, habang binubuo mo yung relationship, kailangan loyal ka. At hindi ka nangangaliwa, lalo na sa mag-asawa. Kailangan dito transparent tayo sa isa't isa. No, kailangan walang taguan. Kaya yung cellphone ng misis mo, cellphone ng mister mo, pwede niya makita, pero yun niya, meron nga tinatawag na privacy. Pero doon, kung may privacy ka rin, eh, mga kapatid, kailangan din may pagtitiwala. No? Meron ding tinatawag na honesty. At kung makita man yun, ano man yun nandun sa loob ng cellphone mo, mga kapatid, huwag kang magagalit. At dito, yung tumitingin naman din, dapat hindi siya nag-iisip ng kung ano-ano, na kung baka may bago tong kachat, o kaya may bago tong mga gimmicks na pupuntahan. Kailangan, mga kapatid, huwag tayong, kung nakikita man natin yon, nakikita man natin yung cellphone ng ating partner, kailangan doon, kung may mga mali, dapat nating ipanalangin. Sapagkat dito, mga kapatid, kung hindi tayo nakakasunod at lagi tayong nagkakasala, nawawala yung obedience na tinatawag, paano tayo magkakaroon ng trust? Kailangan may inclination. Kailangan incline ka, kapatid, sa pamilya mo. Kailangan meron kayong attachment sa isa't isa. Kaya nga may transparency na tinatawag . Ito yung mga bagay na dapat na kahit makita man ng misis mo, ng mister mo, hindi ka kinakabahan.
Alam mo yun, yung inclination na kailangan, you are attached to each other, no? Kung ano yung gawin niya, at dinuturo sa church na dapat ang magkaroon tayo ng modeling, eh, mga kapatid, napaka-importante sa bawat Kristiyano na meron tayong inclination, no? Meron tayong inclination sa salita ng ating Panginoon. At kung wala tayong inclination sa mga gawain, mga kapatid, hindi ka magtitiwala kung ano yung mga pinag-uusapan sa church. Hindi mo maintindihan kung ano yung pinapaliwanag ng pastor o pinapaliwanag namin dito sa OPM. Sapagkat inclination is important to every Christian. At dito, mga kapatid, dapat tayo maging relational. Kailangan yung obedience, relational yan eh. Connected yan sa trust, connected yan sa love. And number three, mga kapatid, need to have faith. Kailangan may pananampalataya ang bawat Kristiyano na darating ang ating Panginoong Jesus, babalik muli siya dito sa lupa. Tayo ay sasalubungin niya sa langit. At alam mo yon, yung mga salita ng ating Panginoon, kailangan natin panampalatayanan. Sapagkat kung tayo bilang Kristiyano ay hindi tayo nananampalataya, may trust ka, may love ka, ngunit hindi ka nananampalataya, mga kapatid, baliwala lahat yun. Sapagkat yung pananampalataya, mga kapatid, eh kailangan may kaakibat na action, no? Nagmamahal ka, kailangan pakita mo yung pagmamahal mo. Kung nagtitiwala ka, kailangan pakita mo na nagtitiwala ka sa iyong partner at lalong-lalo na higit pa sa ating Panginoon. Sapagkat pinakita ng ating Panginoon na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakita niya ang kanyang kapangyarihan nung siya'y narito sa lupa. Mga kapatid, why don't you believe in Jesus Christ? Believe in Him, trust in Him, have faith. Mga kapatid, kailangan mo magtiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung gusto mong pagpalain, mga kapatid, obedience, you need to have faith. At kung wala kang pananampalataya, hindi kumpleto ang pagiging obedient, kapatid. Hindi ka magiging successful sa pagiging obedient mo. At kung hindi ka successful, kapatid, ito yun eh. Walang blessing na matatanggap. Amen. Kailangan mo magtiwala. Kaya, ano pa ang gagawin mo, kapatid? Sa buhay na ito, talagang punong-puno ng mga kapigatian, mga problema, no? Eh, saan ka pa pupunta? Kung gusto mo ng blessing, mga kapatid, kailangan lalapit ka sa source at lalapit ka sa makapangyariang Diyos. At ayan, mga kapatid, dalangin natin na patuloy tayo sa pagsunod upang tayo ay makaranas ng mga pagpapala sa ating Panginoon. At walang imposible, mga kapatid. Napakabait ng Diyos na gusto niyang ibigay ang mga pagpapalang ito at maranasan mo sa iyong buhay at makita mo na talagang may Diyos na nagbibigay ng ganitong pagpapala. Kaya patuloy tayo, mga kapatid, sa gawain ito at huwag tayong titigil. At kung ikaw ay nanghihina, lumapit ka lang sa ating Panginoon. Tiyak na ikaw ay kanyang tutulungan. At tutulungan kanya na upang malampasan mo ang mga bagay na hindi mo kaya sa iyong sarili, malampasan mo ang mga bagay na hindi mo kaya na malampasan sa bawat pagsubok na ito. Gusto ng Panginoon na kumapit ka lang sa Kanya upang malampasan mo ang mga bagay na ito. Napakasaya ng pagiging buhay Kristiyano kung meron tayong pagsunod sa ating Panginoon. Kaya, thank you Lord. At salamat sa Panginoon.
At marami tayong mga pagsuway, mga kapatid. Marami tayong mga pag-aalinlangan sa buhay na ito. At gusto ng Panginoon na maranasan mo sa yung na may Diyos na buhay, na nandyan lang ang ating Panginoon, at gusto ng ating Panginoon na tayo ay mabago sa pamamagitan ng alin? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito yung salita ng ating Panginoon, ito yung magiging gabay natin sa pamumuhay na ito. At mga kapatid, marami tayong mga nagagawang pagkakamali. Hindi tayo sumusunod sa mga pinag-uutos na may ganitong gawain, at imbis na umaten tayo, meron tayong kabisihan. At hindi man lang tayo nakakapagbalik, nakakapag-replay. At dito mga kapatid, napapansin ng ating Panginoon na nawawalan tayo ng pagsunod sa Kanya. Unti-unti tayo napapalayo sa Kanya. Kaya dito sa gawain na to, kaya ini-encourage natin ang bawat isa sa panonood at pakikinig ng salita ng ating Panginoon upang lalong lumakas ang pananampalataya, ang pagtitiwala at pagmamahal na itinuturo niya sa atin. Kaya mga kapatid, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, ng kapatawaran upang tayo ay kanyang patawarin sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kalabisan, na tunay na araw-araw ay hindi natin napapansin na lumalabis na ang ating mga pagsuway sa ating Panginoon. Kaya narito ka ngayon, at kapatid, sabayan mo ko sa panalangin ito. Bukas mo yung bibig at na nagmumula sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Ako po yung makasalanan. Marami po ako nagagawang pagkakamali. Hindi po ako nakakasunod sa iyong mga pinag-uutos. Tulungan mo po ako, Panginoon. Patawarin mo po ako. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita bilang Panginoon na tagapagligtas. Maraming salamat po, Diyos, sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Praise the Lord! Glory be to God! Kapatid, sumabay ka ba sa panalangin iyon at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon? Kapatid, alam mo ba na pinatawad ka na ng ating Panginoon? Gusto ng ating Panginoon na ikaw ay makapagpatuloy sa kanyang gawain, na makapagpatuloy na lumago sa pananampalataya, pagmamahal at pagtitiwala. At gusto ng ating Panginoon na tayo ay pagpalain. Hindi mahirap sa ating Panginoon na tayo ay pagpalain, na hindi naman nawawala ng ating Panginoon, kundi yung mga bagay na narito sa lupa ay tinatransfer lang sa atin yung mga pagpapalang yun. At gusto ng Panginoon na maranasan natin sa bawat pagpapalang yun na may Diyos na buhay na nagbibigay ng mga kailangan natin. Alam ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan, at huwag tayo mag-alinlangan sa ating mga hinihiling na hindi ito magkakatotoo. At hindi natin alam, masigit pa ang mga ibibigay ng ating Panginoon. Kaya kapatid, lagi tayong umasa sa Kanya. At huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Kaya mga kapatid, samahan mo muli ako sa panalangin ito, at panalangin din natin ang ating mga kapatid, mga nanghihina. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, at salamat po, Panginoon, sa malayang oras na ibinigay mo upang kami ay pagsaluhan namin, Panginoon, ng iyong salita, na at ito ay madigest namin, Panginoon, upang kami ay magkaroon
ng kalakasan, Panginoon, sa araw-araw. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, sa mga gawain ito, Panginoon, na magbigay sa amin ng mga pagpapala, spiritual, maging pagpapala, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay na wala pa sa iyo, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, mga kapatid namin, mga aming mga magulang at mga kamag-aral, katrabaho, Panginoon, kapitbahay na wala pa sa iyo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magturo. Ikaw, Lord, ang magbigay ng iyong pagpapala. Buhay na ito, Panginoon. Sa buhay na ito ay kami hindi mananangan, Panginoon, sa aming sariling kalakasan, karunungan, mga bagay na meron kami, Panginoon, mga material na bagay. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi pagmalaki ang mga ito. Ngunit, ikaw ang ipagmalaki namin dahil sa mga pagpapalang ito. Salamat, O Diyos. Huwag mo kami, Panginoon, pabayaan na matukso sa araw-araw. At mga kapatid namin, Panginoon, na nahuhumihaling or natutukso sa pagpapala ng mundong ito, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord, na may divert sa pagpapala na makalangit. Tulungan mo kami, Panginoon, at gayon din ng mga kapatid namin na nahihirapan sa kanilang mga nararanasang sakit. Lord, tulungan mo sila, O Diyos, na sila'y manampalataya na ikaw lang ang makapagbibigay ng kagalingan sa bawat sakit na kanilang nararanasan. Tulungan mo sila, Panginoong Jesus, na magkaroon ng kalakasan na nagmumula sa iyong salita. Tulungan mo sila, Panginoon, ng pag-asa, Lord God, na nagmumula sa iyo. Pag-asa na kami ay makakatamo ng mga pagpapala, ng buhay na walang hanggan at buhay na sagana dito sa lupang ito, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, maranasan namin ang pagmamahalan, pagtitiwala at pananampalataya, Lord, di lang sa aming mga mahal sa buhay, ngunit higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Walang imposible, O Diyos, na kami iyong pagpapalain, Lord, sa lahat ng area ng aming buhay. Maraming salamat at gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming paglalakbay dito sa mundong ito na walang kasiguraduhan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kasiguraduhan sa pamamagitan ng paglakad sa makatuwiran at mga mabubuting bagay sa mga salita na nagbibigay ng magandang direction. Salamat po, O Diyos, sa pagpapalang ito. At lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen! Praise the Lord! Glory be to God! Ayan, salamat sa ating Panginoon at salamat din sa gawain ito dito sa ating OPM, our online prayer meeting. Live tayo dito sa Jesus Combi Church at dalangin natin na lagi tayong makaten ng gawain ito at maibahagi, no, sa lahat ng dako ang salita ng ating Panginoon. Magpagamit tayo sa ating Panginoon upang tayo, ang mga mahal natin sa buhay, ay maligtas. Mga ating mga katrabaho at ating mga kamag-aral na minamahal, mga kapatid, walang imposible. Kapag ka nabahagian mo sila, ang Diyos na ang bahala dyan na mag-transform. At bahagian mo lang siya ng bagian ng salita ng ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! Sumabay ka ba sa pag-awit? Naranasan mo ba ang pagpapala ng ating Panginoon? Kung naranasan mo, type mo Amen at dalangin natin. Na sa bawat laban ng buhay, sa bawat problema natin nararanasan, ang Diyos lang ang tanging solusyon. Kaya huwag tayong lalayo sa ating, sa presensya ng ating Panginoon. Lagi tayong kumapit at magtiwala sa kanyang salita. At
Naranasan mo ba ang mga bagay na yon? Kaya gawin natin, let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed, I am full of wisdom, full of power, full of potential, I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Power is in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you favor and give you His peace. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. And this is our OPM, our online prayer meeting. My name is Brother Huge. Until next week, we are going to talk about obedience yields blessing. Praise the Lord. Good evening.